Ilang linggo pa bago ang pagbabalik ng face-to-face classes, abala na ang mga stall na ito sa Divisoria, Maynila na nagbebenta ng mga school supplies. Tumaas ang presyo ng ilang gamit, gaya ng notebook na aabot sa 20 hanggang 30 ang itinaas sa bawat pack. Kaya naman tansya ng tinderang si Irma, kailangang maglaan ng mga nanay ng 500 pesos kada estudyante para makabili ng kompletong set ng mga gamit sa eskwelahan. Ang tumaas mal konti, tumaas yung notebook, tumaas. May tumaas din, mayroong hindi tumaas. Dati-dati kasi nakarantaon, sandaan na isang rim ang pinta namin. Ngayon, 130 na. 130 na isang rim, 3C. Notebook. Mabibili ang notebook sa 15 pesos kada piraso o 140 pesos ang isang pack ng 10. 10 piso ang lapis, 15 pesos ang dalawang ballpen, 25 pesos ang isang box ng crayons, 20 pesos ang gunting at glue, at 35 pesos ang yellow pad. Ang mga bag naman, nasa 150 pesos pataas ang mga local, habang 300 pesos pataas naman ang mga imported. Mas makakatipid naman ang mga nanay kung maramihan ang bibilhin, lalo na kung marami naman ang pinag-aaral na anak. So ngayon po, 500 muna. Para ano ba, dahan-dahan na lang. O, mas mura dito. Mga notebook lang po at saka ballpen, lapis, mga yung mga basic lang na ano. Dito sa Divisoria, mas madami na ang mga namimili ng mga school supplies, pero umaasa ang mga nagtitinda na mas dadagsa sila habang papalapit ang face-to-face classes. Kaya naman payo nila, mas maganda pumunta dito ng maaga para makaiwas na sa siksikan. Bagamat sinabi na ng DepEd na hindi na required ang pagsusuot ng school uniform, may ilang excited pa ding namili gaya ni Lola Susan, nakasama pa ang apo na todo sukat sa uniform. Para hindi na kami sumama sa mga nagsisiksikan at nagkakagulong mga customer. Excited ang bata. 500 pesos ang budget na inilaan niya sa uniforme, kaya isang set lang ang nabilin niya. Ayon sa mga nagtitinda, aabot sa 30 hanggang 40 pesos ang itinaas ng presyo ng uniforme. Sa ngayon, nasa 130 pesos hanggang 250 pesos ang presyo ng polo at blouse, depende sa laki. Habang 180 pesos naman pataas ang pantalon, at ang palda nasa 130 pesos pataas. Oh, nagtaas din ang supplier namin eh. Hindi naman po namin pwedeng ipresyo sa dating presyo. Ayon sa DTI, walang suggested retail price na itatakda sa school supplies. It's a guide. It's not a regulatory suggested retail price. Oh, yung mga mamimili ngayon hangga't maaga sana mas maganda kasi pagka nagmamadali na hindi na sila makakapili ng mga magagandang quality or nagmamadali na kung ano na lang yung mahugot nila, maaring mas mataas yung presyo. Payo ng mga nagtitinda, planuhing mabuti ang budget para mapagkasya dahil kailangan pa ding isipin ang baon ng mga bata kapag nagsimula na ang pasukan. Jervis Manahan, ABS-CBN News.